Masayang panahon po sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Analysis and protest. Dalawang bagay na pinaka-importante sa isang tax specialista, at sa araw ho na to ay i-discuss ko ho sa inyo yung basic feature ng bago ho nating segment, analysis and protest. Ia-analyze ho natin, mga ka-taxpayer kong mahal, yung pong NOD, PAN, FLD, at FDDA na gawa ho ng BIR. Yan po. So, pag nag-a-analyze ho tayo, naituro ko na ho sa inyo na kailangan nating i-isolate yung mga specific items sa assessment ng BIR. For example, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang pinag-uusapan natin dito is undeclared sale. Of course, pag mayroon kang undeclared sale, tumataas po yung income tax na babayaran ho ninyo. Ang source ho ng undeclared sale is due to service invoice, sales invoice is greater than or are greater than 1701 and 1702. Ibig sabihin po, mas malaki ho yung sales na nakuha ng BIR sa resibo ho ninyo pag ikinumpara ho doon sa annual income tax return. Yun ho yung 1701 and 1702. Ito po yung example. Ipakikita ko ho sa inyo yung example. Isa ho itong preliminary assessment notice at mapapansin nyo ho riyan sang katutak ho yung items of concern. Isa ho sa items of concern dito, ito pong undeclared revenue or undeclared taxable sales ng 211 million. So, para maunawaan ho natin kung ano ho ang component niyan, kailangan ho natin puntahan yung Schedule 1. So, puntahan ho natin yung Schedule 1 at makikita ho ninyo sa Schedule 1 yung pong explanation ng BIR official dito sa kanyang findings. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sang katutak ho yung ilalagay ko diyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. So, pag-usapan ho natin kung ano ho yung content nung tinatawag na undeclared revenue na 211 million. So, makikita ho ninyo dito ang component ho ng 211 million ay number 1, service invoice, number 2, sales invoice, at yung number 3 is yung pong revenue per ITR. So, ang structure ho nito, pag-a-analyze ho natin muna, ito pong revenue letter A, revenue per ITR, wag ho kayong maniwala na yan ang figure. So, i-check ho ninyo kung yan ho yung tamang figure by validating the amount doon po sa BIR Form 1702 or 1701 kung sole proprietor yan. Then, tsaka lang kayo pupunta rito sa area of concern. Ayan. So, sa area of concern, che-check ninyo, may battable sales daw na 526 million at may zero rated sales na 3 million. At yung pinanggalingan po ng dalawang yan ay service invoice. So, dapat kunin nyo lahat ng service invoice at i-check nyo kung talagang itong figure na to ay existing. Ah, existence ang pinag-uusapan dyan. Okay, kasi ang purpose ng examination ng BIR is very specific. Unang-una, determination of facts
Number one yon. And number two is existence of the facts. So, ganun ho ang pag-check dyan. And then, yung pangalawa po is yung pong batable sales ho per sales invoice and zero rated sale per sales invoice. I-double check nyo rin po yan dun mismo sa source document. Ngayon ho, ito ang technique para mabawasan po yung tax due nito. Basahin nyo ho ito. In-examine daw yung books of accounts, etc., etc. Pero ang ginamit po is napakasimple, sales service invoice at sales invoice. So, wala hong relationship to dito. Yan ho yung unang analysis. Ang tawag ho rito ay pampagulo eh. Pampagulo. Guguluhin yung utak ninyo. Since ang schedule is ito lang ho yung composition, dito lang ho kayo mag-settle para i-analyze kung totoo ho o hindi totoo itong mga binigay na figures by validating the existence of the sales invoice and service invoice. Ito hong technique na to ay napakadali lang. So, i-discuss ko ho paano ko sinolve, paano ko nireduce, maaring nareduce ko ng zero, walang babayaran, or na-reduce ko substantially, may babayaran pa rin. Ayan po ay makukuha ho ninyo sa aking sinasabing membership sa expert level. Okay? So, ang mga susunod ko pa hong video na makukuha ho ninyo sa ating tinatawag nating expert level, ito po, i-discuss ko isa-isa ho yan. Ayan. Marami po tayong i-discuss ito. So, join na po kayo at makita-kita ho tayo sa aking tax specialista YouTube account. Again, masayang panahon po sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life. Teka lang. Sa mga gustong magkaroon ng ganitong klaseng libro, yung link po ay nandyan ho sa baba. Okay? Nakasulat, pre-book, tapos may link. O, click nyo lang yung link nyo, madadownload nyo na po yung libro. See you later!